Ayon ho sa kanyang natataranta na, ha, na spokesperson na si Harry Roque. Eh, wala nang magagawa to, wala nang ano to eh. Kumbaga wala nang sasandalan ito eh, mga kaibigan. Kaya lahat eh kailangan eh kuha na lang niya, ipagpatuloy niya, ha? Baka makuha pa sa sidewar ito eh, ha? Ang mga mamamayang Pilipino eh. Baka malansi pa eh ang mga mamamayang Pilipino eh sa nalalabing panahon, mga kaibigan. Eh, ang sabi niya, kanyang pinasisinungalinga na yung kwanho na yun daw sinabi ng Korte Suprema doon sa desisyon, as obiter dictum or a reflection or an opinion made by a justice does not set a precedent or is not necessarily legally binding. Ayun. Hindi ko naintindihan yun ah. Yung obiter dictum. Kasi ano yun eh. Legal term yun eh. Eh nahirap sa kanila eh. Gumagamit kayo ng salita, ayaw nyong ipaliwanag kung ano ibig sabihin nun. Di ba? Para maintindihan kayo ng tao. Hindi raw itong desisyon na ito, eh hindi raw ito raw opinion lamang, ha? Na ginawa ng isang mahistrado, ha? At hindi ito naglalatag ng tutularan, ha? Tutularang desisyon or it is not necessarily legal binding at wala itong epekto sa batas, mga kaibigan. Ngayon it is on the side. Alam nyo, pag binasa nyo ito eh, wala naman makakaintindi ito, interpretasyon niya lang yung sinasabi niya eh. Pero meron ng desisyon eh. Hindi ba? Sa batas po, pag sinabing Supreme Court decision, kasi ang basahin ninyo ang katungkulan ng mga maestrado. At sinasabi niya, ito raw ay opinion lang ng isang maestrado. Ba, nagkakamali ka. Ha? Unanimous decision yan eh. Hindi yan decision ng isang tao lang. Kung ang tinutukoy niya, yung ponente o yung sumulat ng desisyon na nagbigay ng opinyon, mga kaibigan, ibig sabihin ng unanimous decision, sumasang-ayon sila ron, maliban na kung merong separate opinion, mga kaibigan, na ginawa ang mga maestrado. Wala naman balita na ganun ang desisyon eh. Na merong ibang opinion, ha, yung abuga, yung maestrado. Kaya nga yan ay pinagbobotohan, lahat sila diyan sumasang-ayon. Pumipirma ang mga maestrado riyan, di ba? Sumasang-ayon sila sa desisyon. Unanimous eh. Ibig sabihin lahat yun, sang-ayon sa kung anuman ang desisyon at opinion na nasasaad doon po sa kwanho, sa ibinabang desisyon o ruling. Ayan. Mga kaibigan, ang importante rito, nire-recognize Malacañang yung desisyon ng Korte Suprema. Pero ang sabi ho nila ay hindi sila hindi ho kinikilala ito ni Digongyo,
mga kaibigan, hindi sila makikipag-cooperate. Ha? Hindi, ibig sabihin eh, hindi nila kinikilala itong batas. Kasi ho, eh, sinasabi nga na, any decision of the Supreme Court, anumang decision ng Korte Suprema, yan ay nagiging batas. Oh. Ngayon, tayo nag-uusap alinsunod doon sa desisyon. Eh, pero sila, itong mga abogado, mga kaibigan, at saka itong siyempre spokesman ni Digong nyo, alam nyo ito, parang lumilikha ng ano to ha, nagahamon ng constitutional crisis itong si Digong nyo, mga kaibigan. Gusto niya ay magkaroon ng gulo kung titig kong pag-aaralan yung mabuti ito. Ha? Para ito maging pagkakataon nila. Pero ang maliwanag dito, hindi siya kumikilala sa batas. Ang tanong, kung hindi mo kinikilala ang desisyon dahil hindi ka makikipag-cooperate, ibig sabihin, hindi mo iginagalang ang desisyon ng Korte Suprema. Aba eh, isang malaking pagkakasala yan na dapat tinatanggal sa pwesto ang sino mang opisyal ng gobyerno, kahit ikaw ay presidente. Lalo-lalo na ikaw ay presidente. Ha? Hindi ba nanumpa kayo na pagkapanalo eh, ano ba sinumpaan mo? Ha? Igagalang mo, ha? Ipagtatanggol mo pa ang saligang batas ng Pilipinas. Di ba? Oh, nakapatong pa yung kamay sa Biblia, eh. Di ba? Yung isang kamay nakapatong pa sa Biblia, yung kaliwang kamay. Eh. Mga kaibigan, habang sinasambit nila yung panunumpa na yan sa tungkulin. Eh yan eh, tahasang mga kaibigan. Sinasabi niya na wala silang paggalang sa konstitusyon. Bakit konstitusyon? Sapagkat ang Korte Suprema ay merong mandato ng saligang batas. Isa yan sa sinasabing dapat igalang ng mga opisyal ng pamahalaan. Ibig sabihin, hindi ka nagpapasakop sa batas, abay, napakalaking kasalanan yan. Ito na ho yung pinakamalaking ebidensya. Ha, na si Digong nyo ay talagang hindi kumikilala ng batas. Kaya yung mga sa maraming pagkakataon, nilalabag niya ang batas, binibigyan niya ng sariling pakahulugan niya ang batas. Diba? Sa mga ibang pagkakataon, mga kaibigan, pati sa ibang issue, iginigit niya, pero pag sinabi niyang ganito at wala naman pala sa konstitusyon, tsaka sila tatahimik, ha? Tatakutin pa yung tao. Ito, masama po ito. Kasi ang kinakalaban mo rito ay yung co-equal branch of the government, mga kaibigan. Alalahanin natin lahat na ang ating pong gobyerno, ha? Alinsunod na rin sa saligang batas natin, eh binubuo ito ng tatlong sangay ng pamahalaan. Ang executive, judiciary, at ang legislative branch of the government, mga kaibigan, na pantay-pantay ang, ano niyan eh, ang kapangyarihan niyan na magkakahiwalay. Merong pantay at magkakahiwalay na kapangyarihan yan. Bakit ginawa yan? Eh para ho magkaroon ng check and balance upang hindi abusuhin ang kapangyarihan primarily o pangunahin na yan na hindi ka aabuso sa kapangyarihan mo at kung sakaling magkaroon ng pag-abuso, eh merong magpapanagot sa'yo. Hindi ba? Kaya nga tayo merong kapag ka nadidemanda yung mga opisyal, mga empleyado, eh meron tayong ombudsman, hindi ba?
Diyan mo dadalhin yan. Ba, masama itong sinasabi ng Malacanang para silang nagke-create o lumilikha ng constitutional crisis, mga kaibigan. Yung bang, paano yan? Kung yung kapangyarihan ng Korte Suprema ay hindi na kinikilala. Ha? Ang hindi na kinikilala ng administrasyon, ng executive. Ha? Bali bang nagsasalita rito yung pinaka-chief executive ng ating bansa? Oh, mga kaibigan, at nakapagtataka, wala tayong naririnig na ano paman doon sa ibang sangay ng pamahalaan. Ha? Tahimik sila, mga kaibigan. Ilan ang nag-uopinyon dito eh. Ha? Mga, kung wala pang media, walang magpapaliwanag nito eh. Mga kaibigan eh, itong desisyon ng Korte Suprema, sino magpapaliwanag? Sige nga. Ha? E di lalong gumulo yan pagka sa abogado mo pinaliwanag yan. Iba, paniwala, iba eh. O katulad nito, binibigyan ng ibang kahulugan pero maliwanag ang sinasabi, ha? Na hindi nila kikilalanin. Yun ang katumbas na ibig sabihin. Hindi kinikilala ng Malacanang ang desisyon ng Korte Suprema. Mga kaibigan, ha? Ngayon, ito ang sinasabi nila, delikado ito. Ha? Napaka, ito, panibagong magpapayanig ito sa international community. Ha? Sa aking palagay. Kasi po, ang kaso niya sa ICC ay, ano tawag dito? Crimes against humanity. Ha? Yung mga krimen laban sa sangkatauhan. Mga kaibigan, dahil sa ilalim ng kanilang drug war ay napakaraming pinatay na hindi dumaan sa due process of law. Kaya yung sinasabi niya, mga kaibigan, nagpapatunay lamang na talagang totoo ang mga paratang sa kanya, sa kanyang administrasyon. Hindi ba? Yung tahasang pagsasalita niya na hindi nila kikilalanin, yung hindi nila susundin eh. Hindi ba? Hindi sila makikipag-cooperate eh. Oh, mga kaibigan, kaya parang inaamin na nila ngayon na totoo yung mga paratang sa kanila. Di ba? Ano ba ang issue? Bakit ito napunta sa International Criminal Court? Sapagkat ang mga biktima dito po sa Pilipinas, hindi po naniniwalang magkakaroon ng katarungan. Di ba? Doon sa sinapit nila ng kanilang mga mahal sa buhay. At mapapansin ninyo, ang daming naabsuelto, hindi ba? Meron mang naparusahan, may chance pa yan na mabaliktad ang mga kaso niyan kasi hindi pa affirm, iilan lang yun. Siguro, bilang mo sa daliri, mga kaibigan. Pero, yung mga abuso, yung mga pagpatay, wala hong kwan eh. Wala akong gustong mag-imbestiga eh. At ang sabi pa nga, itago yung record nga. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ang pagsasabi ng katotohanan, hindi nyo dapat hangaan yan. Hindi isang kahanga-hangang katangian yan. Nagiging kahanga-hangang katangian lang yan pagka wala nang may gustong magsalita ng katotohanan. Doon lang nagiging, kaya may humahanga. Pero dapat nating tandaan lahat, yung pagsasalita ng katotohanan
hindi ho namin tungkulin lang, kundi tungkulin ng bawat mamamayan yan o ng bawat nilalang. Yan ang tatanda natin. Lahat tayong mga nilalang, ha, ang sangkatauhan, eh dapat talaga obligasyon ang magsabi ka ng katotohanan. Di ho ba? Oh, maging sa harap ng Panginoon Diyos. Ha? Yan ay isang tungkulin. Kaya tungkulin natin yan. Hindi dapat hangaan ng isang tao, kagulatan. Kasi nagugulat yung iba. Bakit nagsasabi ng totoo ito? Kahanga-hanga ito. Hindi, imbes na ganun ho ang reaksyon, ang ibig ko sabihin, dapat ganun tayong lahat. Nagsasalita tayo ng katotohanan. Ha? Kaya lang nagiging kahanga-hanga yung katotohanan, eh pag wala nang may lakas ng loob na magsalita niyan, kinatatakutan mo nang sabihin ang katotohanan, eh dapat nga ipagmalaki mo yan. Sapagkat ang kahulugan niyan, ay ginagampanan mo ang iyong tungkulin bilang isang nilalang, mga kaibigan. Diba? Kaya ano nangyayari kapag ka wala nang gustong manindigang magsalita ng katotohanan o pumanig sa katotohanan, ano nangyayari? Yung kasinungalingan na ang nagiging katotohanan. Oh, hindi ho ba? Kaya yan ngayon na nangyayari. Bakit? Ikukunti yung nagsasalita ng katotohanan eh. Mga kaibigan eh. Puro kasinungalingan eh. Yun tuloy yung nangyayaring lumalabas na katotohanan. Hindi ba? Kaya, huwag tayo magtaka kung ang pinaniniwalaan, yun ay kakalat ng fake news. Dahil yun ang sitwasyon. Hindi lamang ngayon sa Pilipinas. Dapat dito sa Pilipinas, ganun tayo. Oh, alimbawa, nanalo si Vice President Lenny Robredo ang nag-iisang karapat dapat na sumunod mamuno. Ayaw na, tigilan na natin yung pulis. Military, tigilan muna natin yung bumoto ng ganyan. Hindi pa tayo nakakabangon dito sa madilim na yugto ng 6 na taon. Ha? Napakadilim, ha, ng malupit na administrasyong ito, mga kaibigan. Tama na muna. Ha? Tayo ay maglukluk ngayon ng isang mapagkakatiwalaan, hindi mapaghiganti. Walang itinatago o kinikimkim na galit kanino man. Yun ang kailangan natin. Oh, makikita mo ba yan sa ibang kandidato? Sino walang ganyan? Yung sino ang maikakatulad mo kay Vice President Lenny Robredo? Wala na po eh. Wala. Umanap kayo, mga kaibigan, sa mga tatakbo ngayon. Sabi ko nga, ang gagampanan lang ng mga papel niyan, eh para sila-sila pa rin. Makikita mo sa line-up pa lang eh. Gusto nila sila-sila pa rin eh. Sipin mo, mga itinakwil na ng taong bayan, kukunin nila. Ticket, JB Ejercito. Yun namang anak, Jinggoy Estrada. Di ba? O, sino pa? Ito, tandaan ninyo, manalo ulit mga yan. Pag si Duterte ulit nanalo, imagine ninyo sino ang Senate President. Si Babalu, Babalina, si Aimee. Ha? Hindi natin alam kung ano tatakbuhan ni Bongbong Marcos. Ha? Makikihati rin ito eh. Talagang ano to eh, patay gutom na maging presidente ito. Alam nyo kung ba't ako nabuisit dyan? Yung ginagawa nila kay Vice President Lenny Robredo. Di ba yung ginawa, yung kaso? Lahat ng pambababoy ginawa kay Vice President Lenny Robredo. Wala naman silang mapatunayan. Hindi makamove on. E sa madalit sabi, hindi karapat-dapat mapuesto yung mga ganyan. Ang inahanap natin, mga statesman. Yung walang pinipili.
Kasi yun din ang nakasulat sa Biblia, huwag kang magtatangi ng tao. Di ba si Nino, yun din ang sinabi sa isang speech niya? Papayag kami, ganito. O kung manalo ka ulit, provided, ha, may kulatilya raw, sabi niya, na pareho mong paglilingkuran ang bumoto sa'yo at ang hindi bumoto sa'yo. Isipin ninyo yun, mga kaibigan. Itong mga ito po, wala yan. Tanda ninyo. Huwag niyong hayaang mapahamak na tuluyan ang ating bansa. Isa lang ang pwedeng ipantapat natin sa kanila. Wala, pasensya na yung iba. Hindi nyo panahon ngayon. Ha? Kung gusto natin makaalpas sa malupit, ha? Sa madilim na yugto ng buhay nating mga mamamayang Pilipino, ito na yung pinakamadilim na inabot natin. Ha? Lalong didilim yan kung gusto nyo pa. Pero paano yung marami? Sabi ko nga sa inyo eh, wala akong makitang dahilan para manalo pa ulit yan. Mga yan eh. Anong sektor sa lipunan ang pwede ninyong ituro sa akin na natutuwa sa kanila? Aber, sektor ng mga manggagawa. Endo. Ano nangyari sa endo nila? Nahinduropot yung endo nila, di ba? Wala. Mga kaibigan, ano nangyari sa pangako sa OFW? Mga kaibigan, ha, 2 years lang kayo, balik na kayo sa Pilipinas. Drama eh, hindi ho ba? Balik na kayo, marami ng trabaho sa Pilipinas. Asan? Mga kaibigan, kabaliktaran ang sinasabi. Bakit? Eh, pinagmumura yung mga taga-ibang bansa eh. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng ibinabala nating magiging resulta ng kanyang ginagawa nun, kahit hindi pa tayo at ano, yung lubusang kwano, ha? Lubusang nawala ng tiwala, hindi pa noon, hati pang damdamin natin. Gusto pa rin natin tumulong, ha? Kasi gusto natin kahit sinong administrasyon magtagumpay, dahil pag nagtagumpay ang isang administrasyon, tagumpay nating mga mamamayan yun. Kaya ikaw ay butante ng isang nakaupo, kaya hindi ka butante niya. Tagumpay nating lahat. Kaya yun nga sinasabi ko, hindi ho ba na, ang sa akin lang, tinataya ko na ang ating programa para sa karapat dapat na pagpili ng mamumuno sa ating bansa. Bagay na hindi ginagawa ng iba yan. Mga kaibigan, bakit? Eh may pera dyan eh. Lalo eleksyon ng presidente, may pera ho dyan eh. Pero tayo, tumataya na tayo sa wala. Mga kaibigan, bakit? Sapagkat pag nagtagumpayan, nagtagumpay ang taong bayan, kasali ako ron. Hindi pansarili ito. Eh lahat yung tumatakbo na yan, pansarili yan eh. Sabihin nyo sa amin, meron ba matinong ganyan? Ibabalik, kailan kayo titigil? Soto, Lacson, di ba? Wala eh. Ayaw nang tumigil eh. Yun ay itanong nyo sa kanila, kailan ba kayo titigil? Hindi yung bakit ka tatakbo. Ha? Tanong lang yun para sa mga bagitong gustong makapagnakaw. Di pa nagkakaroon ng pagkakataon. Pero sa kanila, ang tanong, kailan ho ba kayo titigil? Kailan matatapos yan? Ha? Mahal daw nila ang bansa. Eh kung mahal mo bansa mo, huwag ka nang tumakbo. Yun ang doon mo maipapakita ang pagmamahal mo sa bansa. Di ba? Ang pagtunay na pagmamahal sa bansa, merong sakripisyo. Wala naman kayong sakripisyo eh. Perwisyo kayo eh. Pamimerwisyo, alam ninyo. Oh, hindi ba?
yun ang tunay na pagmamahal sa bansa. Isakripisyo mo ang sarili mo. Sarili mong hangarin. Eh, hangal kayo eh. Di ba? Puro kayo hangal. Oh, mga kaibigan, Pacquiao, ano nalalaman mo? Totoo naman yun eh. Itong bobo naman, hindi niya alam gagamitin siyang sasakyan. Parang jeep. Kasi iniisip ng mga politiko, dito tayo, malaki chance ang manalo kung dito tayo nakasakay. Kasi lulubog na yung barko ni Digong nyo eh. Ang dami ng kaaway niyan, galit lahat sa atin yan. Senior citizen, mga kabataan, anong sektor sabihin nyo sa amin ang natutuwa pa dyan? Common sense, mga kaibigan. At common sense din, bakit ang paborito nilang pagpiestahan at ano, bastusin si Vice President Lenny Robredo? Bakit? Gagawin ba nila yun kung mahina talaga si VP Robredo? Hindi nila gagawin yun. Kasi yung paninira, yung pambabastos, ang laki ng epekto niyan para ano, sumimpat siya lalo tao kay Vice President Lenny Robredo. Oh, maraming mabubuisit sa'yo. Ha? Lugar na sinisikmura ka na, mabubuisit pa sa'yo. Yung negative effect noon. Walang ano yun eh. Kasi wala ka namang ipipintas kay Vice President. Katunayan ha. Katunayan. Itong mga ito, mahal nila bayan. Nakita nyo ba lumabas yan? Mula nung panahon ng pandemya, yan sila Tito Soto, sila Lacson. Nakahalubilo ba yan ang mga tao sa panahon na kailangan ng kanilang pagdamay? Yung magpapalakas man lamang sa loob ng ating mga kababayan. Hindi, wala na nga kayong binibigay eh. Tinatakot pa, di ba? Kasama sila, katulong sila sa pananakot. Ngayon, mahal daw nila, mga kaibigan, dahil mag-eeleksyon. Sino lang ang gumawa niyan? Si Vice President Lenny Robredo lang. Umanap kayo. Sige nga. Oh. Kahit wala pang pandemya, lalo na nung pandemya. Di ba, panay iba-ibang programa, project. Parang si Vico Soto, yung ginawa ni Vico Soto nung una rin sa Pasig. Pero yung kay Vice President Lenny Robredo, tuloy-tuloy. Di ba? May mga express pang mga swab test. Oh. Tumutulong kahit na hindi siya kasali sa agenda ng gobyerno, siya humihimok, magpabakuna tayo eh. Di ba? Para magkaroon tayo ng proteksyon, man lamang, kahit papano. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang sangkaibigan nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman, bakit ito'y
kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Kaibigan, ang bawat kaibigan.